news daw dyan ay gumaganda na raw ang kaso ng COVID. At somehow, yung numero, yung datos, dati kasi mataas yung pakik, ngayon daw bumababa na. So, kwentuhan mo kami, Counselor, kung ano na ang latest so far sa sitwasyon ng COVID dyan. Well, yes, that's very true, no? Na talagang downtrend na yung kaso namin. In fact, sometime last August, we have a highest positive cases in a day. For the last 14 days, 4,200 yata yun, no? And then ngayon, may positive cases na lang tayo na 2,200. But just the same, that's still over 2,000. At saka yung daily cases natin before, we range from 350, 320. Ngayon, baba na, 120, but still 3-digit pa rin, no? Uh-huh. And then yung positivity rate natin before, talagang beyond 20, as high as dati, 26. Dati. Yes, dati. And then for the last 8 days, we are below 20. In fact, yesterday we have 10%. But then again, we have to be mindful naman, kabayan, Danny, na yung WHO natin is only, you know, within 5% pa rin. So mataas pa rin. But then again, everything is going down naman. Oo. Pero ano bang quarantine status ngayon sa Cebu City? MECQ, tama ba? Oo. Yes, we extended for a week, no? Hanggang Metro Manila rin, no? Parang ganoon. Hanggang September 7, yung nag-MECQ hanggang September 7. Oo. Pag sinabi mong MECQ, allowed ang mga public transport, meron pa rin ang mga mall, di ba? Pero hindi limitado ba yung mga dine-in, yung lalo na mga aircon na mga espasyo, di ba? Yung talagang if you look at MECQ, walang public transport yon. But hybrid na MECQ yung pinatupad natin dito may public transport. But yung public transport natin is already very strict. Talagang walang air condition. Limitado. At saka yung windows talaga open. Talagang strict enforcement yun dito sa Cebu. At saka ngayon, 10% yung capacity ng dine-in. Pero yung sa Cebu, we only accommodate yung vaccinated na dine-in. But then again, in as much as we want to increase the capacity of dine-in, limitado tayo kasi under MECQ. We cannot ease the restriction, but we can under a particular quarantine status. Pero baka maguminhawa yung quarantine status namin after the 7th, baka we can accommodate more. When you say, Councilor Joel, na parang gumaganda yung datos at saka bumababa yung positivity rate, kamusta yung mga hospital situation natin? Let's say yung utilization rate, marami pa ba? Or ano yung katulad ng mga ICU beds, yung mga ganun, medyo nabawasan na ba? So nakakahinga na ba yung healthcare system natin sa Cebu City? Yes, a month ago, talagang overwhelmed. Makita mo naman sa labas ng emergency room natin, maraming mga sasakyan, maraming tao na mga pasyente na nagdala ng kanilang oxygen, totoo po 'yon. Pero ngayon wala ka nang nakita diyan, no? Sa lahat ng hospital natin, wala nang mga tao sa labas ng ER natin. At saka yung accommodation natin, pag pupunta ka ng hospital, papasok ka, may triage tayo, magkapasok ka. So wala nang problema. But then again, yung occupancy pa rin natin is yung 15 hospitals ng Cebu City, may mga 67 pa rin tayo. 67% pa rin tayo. But then again, alam mo naman noon, marami din sa ating mga frontliners, around 997 of them, mga doctors, nurses, at iba dyan sa nagtrabaho diyan sa hospitals, sa mga facility, nagka-COVID rin. No? That explain na medyo we really have a hard time containing the problem doon sa ating mga facility. Pero Konsehal, kasi nakikita ko, no, may feedback din kasi sa amin, almost 2 months ago pala, parang ang yung mortality rate dyan, ang dami pala namamatay, pati raw yung sementeryo, punoan daw almost 2 months ago. So ngayon, would you say na hindi na gano'n at malaki ang improvement from 2 months or even a month ago? In fact, many weeks ago, we averaged 12 to 14 deaths a day. Pero ngayon, grabe. 6 na.
6 na. But then again, one death is too many naman. Kabayandan. Kailangan pa rin. Bawasan pa rin yun. Bawasan pa rin. Ano ho ito? COVID-related COVID. Lahat, ha? COVID talaga. COVID. And then, yung cementerio natin, in fact, if you heard before na, we were also entertaining yung mass burial, di ba? Yun, that was just the last option. That was the last option. But then again, yung Cebu Archdiocese, yung mga may-ari ng mga cemetery dito, we had a really a good plan. In fact, yung mga Roman Catholic Church na cemetery, they will accommodate non-Catholic basta COVID. And then may refrigerator van din tayo para yung COVID patient, yung COVID cadaver natin ma-store. That was given to us by OPAB also, no? So medyo okay na yung mga mortuaries at mga funeral parlors natin dito. Pero Counselor, ngayon sa mga dumadanas ngayon diyan ng mga positive sa COVID cases, itanong ko lang dahil like ko rito tinatanong eh. Marami pa rin ho ba dyan sa mga COVID cases nyo ngayon dyan? Bakunado na? O talagang unvaccinated pa sila? Alam mo, yung 197 natin na active cases ngayon dyan? Yung 197 natin na mga frontliners nakakuha ng COVID, 97 or 98% of them are fully vaccinated. Ha? No? Pero but asymptomatic. Asymptomatic. Yun nga, asymptomatic at saka mild. Alam mo naman yung ating mga frontliners, yung mga nurses nga natin, 12 to 16 hours yung duty hours nila. At saka yung mga resident physician natin, 24 to 48 hours. Kaya yung immune system nila talagang mababa. No? But then, one thing good with vaccination is yung kaso nila hindi magsisevere. No? So, doon sa atin naman, yung sa daily reports natin, we still get a lot of those fully vaccinated at yung partially vaccinated nang COVID, but they comprise around 10 to 15%. But one thing good, doon sa hospitals nila nga, around only like 15 to 20% din sa kanila ang na-admit sa hospital, but yung mga high risk asymptomatic, no, yung old age. Yeah, but then one thing good, talagang naprotektahan sila na magiging severe yung kaso nila. So which brings me to the next question, dahil sabi mo kahit na ano sila, bakunado na itong mga healthcare workers mo, ano pa rin sila nagpa-positive although mild lang, pero ibig sabihin hindi pa naapektuhan yung inyong ang healthcare operations niya. Syempre nako-compromise yung healthcare system diyan. That's true. Yun ang nangyari mga a month ago. Pero ngayon, we're down to 97 na lang, no? We're down to 97 na lang yung mga healthcare worker natin na nagpa-positive. And in fact, alam mo, Kabayan Danny, it's also a blessing in disguise, you know? Na may nakausap ako ng mga nagka-COVID ng mga health workers. Sabi nila, blessing in disguise tayo para maka-rest na naman, no? Kasi wala silang pahinga eh. Wala silang relief mo eh. So when they got COVID, they took it as a time for them to rest. Pero ngayon ho pa, wala kayong problema sa mga, alam nyo na, di ba, may mga pagkaklas, ha? Yung mga ibang healthcare workers, lalo na sa Metro Manila, sa ibang probinsya, sumasama dun sa Kilos Protesta dahil nga dito sa problema sa SRA, di ba? Yung Special Risk Allowance. So, dyan ho ba, wala ho bang mga yung mga simpatya rin ho ng mga iba dyan na pwede maapektuhan ho yung ating healthcare system? That is one thing that we have to really address, no? In fact, just yesterday, we received yung memo, no? ng DOH regarding private at saka public healthcare workers, no? So, mismo kami dito sa Cebu City Emergency Operation Center, may mga quarantine facility kami, pero yun rin, no? Like yung mga contact tracer natin, they are also dealing with COVID personally, but somehow they don't fall under the guidelines, no? So, yung mga ganyan. So, it's a matter of communicating to them, and then perhaps we will be also lobbying that those that are really dealing yung sa COVID up close and personal, that they will be giving the corresponding SRA naman. But so far, walang protesta dito. Ha? So far, walang protesta. That's good to hear. At least hindi naka-compromise yung healthcare system natin at patuloy pa rin yung servisyo. No? At so siguro naman, yung mga 1:2, 1:3 for every
ano health worker at tatlo o dalawa at least na pasyente na para mabigyan ng tamang alam niyo na pag-aalaga, di ba, sa mga COVID patients. Yes, yes, kabayan. Okay. Okay, maraming salamat po. Sir, dahil sa oras na binigay niyo, tsaka kung mayroong mga latest na balita diyan, bigyan niyo kami ng update so far, ha. Okay. Mag-aasa ko po. Mag-aasa po kayo. Okay. Salamat. Thank you. Oh, thank you very much.